talagang yun talaga yung worst sore throat ever. Nagkaroon na rin akong H1N1 ah. Hello everyone, welcome to Invested Lifestyle. Alam nating lahat na ang health ay wealth. So I want to share my second battle with yung experience ko at paano ako gumaling. Makatulong sa inyo dahil grabing nakakahawa talaga yung bagong variant na to. So naghintay talaga ako ng at least more than 1 month para ma-share ko din kung may long-term effects, which meron dahil meron pa rin akong ubo at hirap pa rin ako huminga. First time ko magkaroon ng COVID noong November 2020. Ito nga pala yung video ko dahil nag-volunteer ako sa election dahil napaka-importanteng election ng November 20, presidential election. Ang nangyari nun is asymptomatic naman ako, so mild lang. Lahat din ng tao sa bahay namin are fully vaccinated at nakaschedule ako ng booster ng January 2022. So disclaimer lang sa mga victim blamers dyan, walang lockdown dito sa LA, pero di kami masyadong naglalabas nung week na infect kami dahil araw-araw nun umuulan. Kumain lang kami ng isang beses ng pho dahil nga maulan. So yung soup, Vietnamese soup, at dun kami napuruhan. So opinion ko lang, no matter how safe you are, lalong-lalo na dito sa LA, malaki ang probability na mahahawa ka. Dahil ang tawag nga ng news dito ay The Great American Sick Out. Dahil halos 9 million na yung may sakit. Since nagbabakasyon yung nanay ko dito sa LA, tatlo kami sa bahay na nagkaroon ng virus. I-review natin siya day to day. So, day 1, ako yung unang-unang nagkaroon ng ubo, ng symptoms, December 31, medianoche. So, maubo yung pasok ng 2022 sa akin. Pero, konting ubo lang naman at after nun is okay na ako. Si mama at yung asawa ko, walang symptoms. So, ang ginawa ko is uminom ako ng pepa ko. Sa mga hindi nakakaalam ko ano to, ito yung cough syrup na kahit nung bata pa ako mula sa Pilipinas, sa Hong Kong, at dito sa Amerika talaga naghanap ako. So, $5 lang sa... Tsaka, konti pa lang nakakaalam nito. Kasi talagang nung panahon na nagkasakit kami is sold out yung mga ibang medicine. So, pepa ko. So, ito naman, cold medication. Meron talaga kami sa medicine cabinet namin. Ngayon nga, ubos na. Pero, Dayquil, Nyquil siya. So, pang cold and flu. So, Dayquil, hindi ka papatulugin. Nyquil, talagang papatulugin ka para makapagpahinga ka. Kasi ngayon nga, naramdaman ko, pagod, parang kang may trangkaso. So, hindi ko pa alam na COVID noon, umiinom na pa rin ako ng gamot. So, day 2, I was already feeling better. So, since sold out lahat ng test dito, at bakasyon yung mga tao dahil January 1, January 4 pa yung maagang schedule lang pagpapatest. So, yun, kahit na feeling ko magaling na ako, nag-isolate pa din ako. Dahil habang di ko pa nakukuha yung test, di pa ako nakakapagpa-test, ayoko makahawa. Then, yung nanay ko naman yung sumakit yung lalamunan. So, day 3, naghahanap pa rin kami ng walk-in testing na hindi kailangan ng appointment, pero sobrang haba ng pila. Mga 2 to 3 hours yung pila. So, wala kang sakit bago ka pumila. Pag after mo pumila, may COVID ka na, feeling ko lang. So, we decided na magpunta na lang sa pharmacy dahil paubos na nga yung lozenge. Yung lozenge, yung parang strep seals ni mama. Dahil sobrang sakit doon ng lalamunan niya. So, yun nga. Doon namin na-discover na pati nga yung mga lozenges, sold out na. So, ibig sabihin, talaga sobrang daming tao na may sore throat. Na halos lahat, buti na lang, may natabi pa akong cold medicine at bumili na rin kami ng chamomile tea. Ito, chamomile tea na nilagyan ng honey. Ayan, honey. So, yung nanay ko, lumala na nung araw na yon. Tapos nagpahinga na lang siya buong araw. Ako malakas nun. So, para daw siyang lumulunok na blade at meron siyang body aches, ubo. Si Andrew naman, inaapoy ng lagnat at binibigay na sa akin yung mga passwords niya, nagpapaalam na. Nung day 3, pareho pa rin silang masakit. Mami ko, sobrang sakit na lalamunan. Yung asawa ko, nilalagnat pa rin. Kaya nagpa-deliver pa ako ng grocery online
para magkaroon kami ng kakainin, bumili ako ng mga fresh fruits, mga oranges, apples, at yung mga paggawa ng arroz caldo, tsaka mga chicken soup, yung mga pagkain ng mga may sakit. So, day 4, di na ako makatayo pagising ko, tapos sumakit yung lalamunan ko ng sobra-sobra. So, dalawa pa rin kami ni Andrew na malala, at it's a miracle na si Mama naman yung maganda na yung pakiramdam. Ako naman yung parang lumulunok ng blade, at si Andrew may konting sinat, pero hindi pa rin makatayo. Despite this, nakahanap kami ng rapid test. Pero nagbayad kami ng $80 each. So, $160 binayad namin ni Andrew. Sobrang mahal. Nag-positive si Andrew at ako naman, negative. So, naghiwalay kami ng kwarto kahit na tingin ko positive ako. Pero, to be safe, diba? So, nung gabi na yon, hindi na ako makatulog sa sakit. Mataas ang tolerance ko sa sakit, ha? Pero ibang-iba talaga yung sore throat na ako. Sa akin, talagang parang dinasalan ng IMG. So, day 5, nakapag-PCR test kami dalawa ni Mama at positive kami dalawa ni Mama. Actually, nakaschedule nga ako ng 2 days after pa. Pero nakita nung nurse, thank you sa nurse, na naghihingalo na ako sa sakit. And that night was the worst talaga dahil sobrang dramatic ko na, at nagbibigay na rin ako ng mga passwords ko kay Andrew. Talagang yun talaga yung worst sore throat ever. At nagkaroon na rin akong H1N1, ah. Feeling ko may sugat yung lalamunan ko, tapos nilalagyan ng alcohol every 2 minutes tuwing lumulunok ako. Tapos nagpartner pa sila ng sakit ng ulo, kaya hindi talaga ako makatulog. Lagi ko tinitingnan to, yung pulse oximeter ko. Okay naman, kaya hindi naman ako nagpupuntang emergency room. Tapos, hindi ako mahilig talaga actually uminom ng mga painkiller tulad ng ibuprofen. Pero, dahil nga sobrang sakit na talaga, before 200 milligrams lang iniinom ko, nung gabing yun talaga, 800 milligrams na iniinom ko, wala talagang effect. Sobrang sakit. Akala ko talaga wala nang katapusan. So, wala talaga akong nagawa, kundi umiyak na lang ako ng umiyak hanggang makatulog ako. So, ang worst talaga is day 5. Day 4 and 5. Day 6, sa wakas, gumaling na yung pakiramdam ko, umokay na yung sore throat ko, at dun talaga ako bumawi ng tulog. Nag-rest talaga ako ng buong araw as much as I can. Buti na lang nandun si Mama. Siya yung nagluluto, nag-aalaga sa akin, gumigising sa akin. Siya rin yung nag-aalaga ng mga aso kasi hindi nga ako lumalapit dahil ayoko naman na, ewan ko baka mahawa sila, pero wala naman, hindi naman nahawa. Finally, tinawagan na rin ako ng doktor ng day 6. Sabi nga nila na no need to test, negative bago ako pumasok sa office, at to isolate hanggang January 9th or 10 days after the first symptoms. Buti talaga, nandito din yung mami ko at nilulutuan niya kami. So, iba-iba talaga yung effects sa tao. Si Mama, 3 days lang magaling na. Halos ako yung pinakamatagal ang symptoms. Pero hindi rin ako pumasok. Hanggang ngayon, di pa pumapasok sa office dahil work from home naman ako. So, after a month, may konti pa rin akong ubo. Pero I'm feeling a lot better. Wala pa rin akong booster. Dahil nga sabi ng doktor ko, masyado pa daw maaga. Pero for sure, as soon as pwede na ako magpa-booster, magpapa-booster na ako. Kasi nga, ang tingin ko lang naman, no scientific data, pero kami kasi ni Andrew, ako ang huling bakuna ko is May, tapos si Andrew is April. Si Mama, September siya na naging fully vaccinated. Siya yung pinakamabilis. So, tingin ko nga baka nga, dahil nga matagal na kami nagpa-vaccinate, so baka nag-wain na yan. So, kailangan talaga, feeling ko lang naman, kailangan talaga nagpapa-booster. So, sa office nga namin, nag-send na rin sila ng email na kung hindi naman talaga namin kailangan pumunta sa office, wag na kami pumunta dahil sobrang dami na rin nagkasakit. Yung mga kakilala ko sa Pilipinas, ang dami na rin nagkasakit. Mga YouTubers, mga kaibigan ko dito sa US, sa Pilipinas. So, yan nga. Kaya,
sa lalong madaling panahon, kung hindi pa kayo nagpapabooster, magpabooster na kayo dahil sinasabi nila mild yung Omicron, pero depende pa rin sa tao kasi ako talaga, ayoko na talaga magkasakit dahil sobra-sobra talagang hirap. Kahit dalawang araw lang, ayoko nang maulit. Every year din kasi nagpapa-flu vaccine ako, so ewan ko, baka hindi lang kasi rin ako sanay na nagkakaroon ng flu, bibihira rin din ako magkasakit. Ano matututunan natin dito? Ano ba yung mga nakatulong sa akin? Cold and flu medicine, yung lozenges, Paypaco, ibuprofen, yung chamomile tea with honey and lemon, and a lot of rest and sleep. Siyempre, yung homemade chicken soup ni Mama at yung arroz caldo. At isama na rin natin yung pagmamahal ng ina. Kung wala yung mga magulang niya dito, yung pagmamahal ng asawa. Pero lilinawin ko lang na hindi yan yung cures. Yung immune system ko talaga yung lumaban. So yeah, yung mga ito, nakatulong lang siya to help me sleep. At yung hindi ako laging in pain, it helped me feel better. So kung binibentahan kayo ng mga MLM na, oh, ito nakakagaling ng COVID, oh, ito nakaka-boost ng immune system, magpa-booster na lang kayo, libre pa. So hindi ako, huwag kayong gumasas sa mga miracle cures dahil wala talaga, iba-iba talaga yung iba-iba talaga yung effect sa tao. Kung gusto nyo pag-asusan, gumasas kayo ng pulse oximeter dahil ito yung magsasabi sa inyo. Kapag sabi sa akin yung doktor, bumaba ng 92. Ito yung first COVID ko ah. Pag bumaba ng 92%, diretso na ako sa emergency room. Pero yun nga, hanggat kaya ko pa, hindi naman ako nagpunta ding emergency room. Dahil ayoko naman na makadagdag pa kasi syempre, alam ko naman na marami pang mas malala sa akin. So, ano ba yung kinalaman nito sa finance? Isa sa mga nakatulong sa akin din, hindi ako masyadong stress dahil meron akong emergency fund, meron akong HMO, at meron akong health insurance. Dahil less stress, mas madali kang gagaling. Dahil alam mo na kahit ma-hospital ka, fully covered ka. Yun yung priceless, yun yung peace of mind. One thing na tatanungin nyo pag binentahan kayo ng health insurance or HMO is if magkakaroon ba ako ng at magkakaroon ako ng 1 million peso hospital bill, fully covered ba ako ng health insurance? Kung Kaiser insurance yung bibilin mo sa IMG, ang sagot ay hindi ka fully covered dahil as you can see, kahit magbayad ka ng 117,000 a year, ang maximum benefit amount mo lang is 110,000. So, sa ibang plans, 60,000 lang. So, choose carefully. Double check your benefits now. Dahil hindi mo alam magiging effect. Hindi mo alam baka magkaroon ng bagong variant at ma-hospital ka. Sana may natutunan kayo ulit dito. Lalong-lalo na sa video na to. Dahil importante dahil buhay natin to. Health natin to. So, please don't forget to like and share this video sa mga tingin nyo makatutulungan. Open din yung comment section sa mga tanong nyo at kung may mga comment kayo, please subscribe para ma-notify din kayo sa mga next videos. And always remember, the only people mad at you for telling the truth are the people who are living a lie. Bye!